Ipapakilala ko sa inyo bago siya magsalita ang oras na hinihintay niyo lahat nung siya ay naging gobernador ng Ilocos Norte, hindi niya tayo pinabayaan. Nung siya ay naging congressman, hindi tayo pinabayaan. Nung siya ay naging senador, hindi tayo pinabayaan dito sa Ilocos. Kapag siya ay magiging pangulo ng Pilipinas, hindi tayo papabayaan dito sa Ilocos Norte, apo. Please make some noise para Tisimo Rono na pangulo ng Pilipinas, ang aking tatay, si Apo Bongbong Marcos. Aminin ko kagad na iba ang pakiramdam na ipagkilala ka bilang ika-speaker ng anak mo. Na hindi mo pa narinig na makapagsalita na ganyan ay siguro talaga itong gabing ito ay naiba. Dahil sa lahat na nangyari at isa na yun ang pag-introduce ni Sandro sa akin. Ayan, kita mo, puti mikropono, si Sandro nag-aayos para sa akin. Pwede na, marunong na, no? Pwede nang gawing congressman. Alam mo, sinasabi sa akin, kaya nagbibiru-biru lang ako, pero I have to tell you, at talagang aaminin ko, kagaya na sinabi ko kanina, ngayon ko lang talaga narinig mag-speech ito si Sandro ngayon. Kaya ang tinitignan ninyo ay masyadong proud father na nasa harap ninyo ngayon. So, thank you, Sandro. Napakasarap po na makauwi ulit sa Ilocos Norte. Alam niyo naman po, hindi siguro alam ni Naisara ito. At na yung bahay ko nandyan lang, 200 meters away. Kaya para talagang pagbalik ko rito, lalo na dito sa San Jose, nakauwi na talaga ako. At iba talaga ang pakiramdam na makita ko kayong lahat. At kahit na nag-caravan, kahit nag-motorcade, parang naiba dahil halos lahat nung nakikita ko na dinadaanan namin ay mga kilala ko. So, thank you very much sa napakainit na salubong binigay ninyo. As always, sa amin, sa suporta, sa akin, sa pamilyang Marcos. Pero itong pag-uwi ko na ito ay naiba. Dahil hindi ako umuwi rito na mag-isa. Umuwi ako rito na may kasama. At sinama ko na po at ipinagmamalaki ko sa ating mga kailan ang aking naging partner, ang aking naging kasama dito sa kampanyang ito, ang aking kasama sa paglalaban sa kilusan ng pagkakaisa. Ang pinakamagaling, swerte po talaga ako eh. Sa lahat ng presidential candidate, hindi sila ganun kaswerte kagaya ko. Dahil napunta sa akin na bilang vice president, ang pinakamagaling, pinakamahusay, at bukod sa lahat, ang may matibay na panindigan sa kanyang paniniwala ng pagkakaisa ay ang ating dapat gawin, ang ating minamahal na Mayor Inday Sara. Matagal na namin gustong napunta, makabalik. Actually, ang original namin na schedule dito ay January pa. January, first week of January. Dahil
sinasabi ko kay Inday, sabi ko, eh, ang uunahin natin. Dahil ako, lahat ng kampanya ko, sinimulaan ko doon sa Ilocos Norte. At dapat, sumama ka sa akin para maipakilala kita sa ating, sa aming mga kababayan. At maipaliwanag ko sa kanila. At mapakita ko sa kanila kung bakit ikaw ang naging partner ko, kung bakit tayo ang nagsama. Kaya't matagal na namin pinaplano, pero alam niyo naman pala, alam niyo naman siguro na may COVID, may biglang pagkatapos ng Pasko, ay bumalik na naman at medyo maingat na naman tayo. At ngayon lang ang naging pagkakataon namin na makapunta rito sa Ilocos Norte. At sinasabi ko nga sa aking mga kasama, dapat din niyo na ako dinadala sa Ilocos Norte. Pag pinapunta pag nasa Ilocos Norte, ayoko nang umalis. Kaya kailangan palang may kampanya pa. Kaya ito naging pagkakataon namin. Kaya maraming maraming salamat sa pagmamahal na ipinakita ninyo doon sa aming motorcade, doon sa aking caravan, dito sa pagsalubong ninyo sa ating susunod na Vice President na si Inday Sara. Alam niyo naman siguro na ang pag-iikot-ikot namin ni Inday Sara, ang aming sinisigaw na adikain ay ang pagkakaisa. Baka yung iba sa atin ay sinasabi, campaign slogan lamang yan. Sinasabi na lang niya yan kasi magandang pakinggan at madaling ipaliwanag, kaya sinasinisigaw niya yung pagkakaisa. Ang katotohanan po dyan, yung konsepto ng pagkakaisa ay natutunan ko dito sa Ilocos Norte. Dito sa aking pagiging gobernador, dito sa aking pagiging vice governor, pagiging kongresista, bilang nagrepresentante ng segunda distrito ng Ilocos Norte, diyan po, diyan ko nakita kung ano ba talaga ang patakbo ng pamahalaan. Sa lahat ng iba't iba, pinag-aaral ko na po yan. Marami akong binasa ng libro, mga theory of political science at lahat po yan. Ngunit, naging maliwanag lang sa aking pag-iisip tungkol sa napakahalagang konsepto ng pagkakaisa nung ako'y nagtrabaho na dito sa Ilocos Norte, at ang mga kababayan ko, mga kailang ko sa Ilocos Norte ay pinakita sa akin na ang pagkakaisa ang sagot para sa progreso, para sa kaunlaran, para sa pagpaganda ng buhay. Marami na po tayong pinagdaanan dito sa Ilocos Norte. Ngunit, masasabi naman natin, marami na rin po tayong nagawa, marami na rin po tayong naipakita. Yun lamang, ang buong mundo ay tinamaan ng isang pandemya at mabigat ang tama sa ating lahat, sa bawat Pilipino. Hindi lamang dito sa atin sa Ilocos, hindi lamang sa Davao, hindi lamang sa ibang lugar, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Marami po tayong nakita na kahirapan na dumaan. At pag sinasabi, pag iniisip ko, kung ako ba ay tatakbo bilang national candidate, kung ano man, basta't national candidate, ano ba ang ating kailangan gawin para lahat itong problema na dinala ng pandemya ay mabigyan natin ng solusyon? At ang aking laging naaalala habang iniisip ko, pinag-aaralan ko, kausap ko ang mga eksperto, mga dalubhasa, ang mga profesor, mga researcher, yung pinakamagagaling, at pinag-iisipan ko na malali, ay napunta na naman ako sa konsepto ng pagkakaisa. Dahil naalala ko ang ating nagawa dito sa Ilocos Norte ng pagkakaisa. At nung tayo ay naunawaan na natin, at tayo ay naramdaman na natin na meron tayong pwedeng gawin, meron tayong maaring gawin, meron tayong masundan na plano,
meron tayong pag-iisip na sama-sama iniisip natin saan natin dadalhin ang probinsya ng Ilocos Norte. At ngayon, ang iniisip natin saan natin dadalhin ang Republika ng Pilipinas ay laging bumabalik na naman sa konseptong yun. Magkaisa muna tayo. Kagaya ng ating ginawa sa Ilocos Norte, ito ay dapat gawin kahit hindi lamang sa Ilocos Norte, kung hindi sa buong Pilipinas, para tayo ay umahon na dito sa krisis ng pandemya, dito sa krisis ng ekonomiya. Kaya naman po, napakahalaga, napaka-importante ng aming pagsanib-pwersa ni Mayor Inday. Dahil po, magandang simbolo na makita ng isa na tiga Ilocos Norte at ang isa na tiga Davao, tiga Mindanao na nanggagaling sa magkabilang dako ng buong Pilipinas ay maaring magsama para sa ikabubuti ng ating bansa, ng ating mga kababayan, ay sa palagay ko naman lahat ng Pilipinas ay makikita natin, kaya rin natin ipagsama, ipagkaisa at ibalik ang pagtutulungan ng sambayan ng Pilipino. Kaya po, ay sa lahat ng aming ginagawa, ay aming laging pinag-uusapan kung paano ipagkaisa ang ating minamahal ng Pilipinas. Nakita na po natin ilang sa ilang administrasyon na kapag ang isang presidente at ang isang vice-presidente ay hindi nagkakasundo, marami pong hindi magawa. Pagka laging nag-aaway at nagbabatuhan ng masasakit na salita, hindi nagagawa ang trabaho, kawawa, lugi ang taong bayan. Kaya naman po, ako ay humihingi na naman ng suporta sa aking mga minamahal na kailyak sa tulong ninyo sa darating na halalan para sa aking kandidatura bilang Pangulo. Ngunit, idadagdag ko na rin po na ang paghiling ng tulong sa inyo na bigyan ako na isang partner na tumutulong na nasa likod ko na maaasahan, na pagkatiwalaan at wala nang iba kung hindi po yan si Vice President Inday Sara Duterte. Ang tambalang Marcos Duterte ay sa aking palagay ay pinakamatibay sa mga naging partnership sa lahat ng mga naging samahan ng presidente at vice-presidente. Hindi dahil kami nagkasundo lamang. Hindi dahil kami naging kaibigan. Kung hindi, kami ay nagsasang-ayon sa aming paniniwala na ang pagkakaisa ay ang unang hakbang para sa progreso, para sa pag-ahon dito sa ating nararamdaman na krisis ng pandemya, ng krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Yan lang po. Wala na po tayong maaaring gawin kung tayo ay nagkalat-kalat. Mahirap naman po kung dito lamang tayo sa Ilocos Norte ang may ginagawa. Mahirap naman po isang sa Davao lamang ang nagtatrabaho. Ay kailangan po magsanib-sanib puwersa ang buong Pilipinas dahil ang buong Pilipinas ay nangangailangan ng tulong. Ang bawat kapwa Pilipino natin ay nangangailangan ng tulong. Kaya't napaka-importante po na kapag nakahalal tayo ng mamumuno ng ating bansa, na kapag nahalal natin ang Pangulo, ay dapat bigyan din ang Pangulong yun ng isang tutulong at magtatrabaho at hindi lalaban kung hindi isa ay gagawin ang lahat para maging matagumpay ang ating ginagawa. At dyan po ang hiling ko sa inyo, nung kung kayo man ay susuporta sa akin at ako po ay hinihingi
at muli ulit hinahanap sa inyo ang suporta ninyo. Kung kayo pa ay magbibigay ng suporta na yan sa akin, kailangan na isama niyo po ang pagsuporta sa ating Vice Presidente na si Mayor Inday Sara para ang Norte at saka ang Mindanao magsanipwersa na at makikita ng lahat ng buong Pilipinas na ito ang pamamaraan, itong pagkakaisa, itong isinulong natin na pagkakaisa na kilusan ay ang tamang sagot, ang unang hakbang upang tayo ay makabangon muli at pinagpatuloy po natin itong ating isinulong na kilusan ng pagkakaisa na sinimulan natin ngayong araw na ito. Pagpatuloy po natin hanggang tayo'y magtagumpay. At ang aking pinag-uusapan na tagumpay ay hindi lamang ang tagumpay sa halalan sa darating na Mayo, kung hindi ang tagumpay ng pagkakaisa muli ng sambayanang Pilipino. Pagka ating nagawa ito, pagka ating masabi na ito na ating layunin, na ating pangarap para sa Pilipinas ay dahan-dahan na nating nakakamtan, makikita po natin na tayong lahat ay sama-sama babangon muli. Maraming salamat. Diyos, Tiyadina, Tatakyo. Amen. Ang biyag, Tino Gustorto.